14 na kabanata. Pinagaling ni Jesus ang lalaking namamanas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga?" At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mabuting pakikitungo at pagpapakababa. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito. Kapag inanyayahan ka nino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, "Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?" Sa gayon mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, "Kaibigan, dini ka sa kabisera." Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na." Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang talinghaga ng malaking piging. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya sa hapag at sinabi nito kay Jesus, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod. At isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa.'" Pagpapakasakit na hinihingi ng pagiging alagad. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao,
Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi po uupo muna siya at tatayihin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ang lahat ng makakikita nito." Sasabihin nila, "Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Asin na walang kabuluhan. Mabuti ang asin, ngunit kung ito'y mawala ng lasa, hindi na ito mapaaalat uli. Walang kabutihang maibibigay sa lupa ni sa tambakan man ng dumi na kinukuna ng pataba. Kaya't ito'y itinatapo na lamang ng mga tao. Makinig ang may pandinig.